Kumusta na, Fiolina? Ate, binilhan kita ng tela. Gusto mo ba? Wow, ang ganda! Si Marco. Lumabas din siya pagkalabas mo. Sa tingin ko, hayaan na lang muna natin si Marco. Tungkol sa mama niya, nangako si Senior Moretti na tutulungan siya tungkol sa bagay na yon. Pero, hindi ba mas maganda kung tutulong din tayo? Tama, pero ang pinakama-impluensyang assemblyman na ang nangako sa kanya. Sinabi din ni Papa na kakausapin niya mamaya si Moretti tungkol kay Marco. Tama ka, wala nga tayong magagawa kundi ang maghintay. Pero dapat samahan pa rin natin si Marco. Naiintindihan kita, Fiolina. Pero, mas makakabuting hayaan lang muna natin siya ngayon. Ate! Sige, maghintay ka lang. Malapit na magkaroon ng magandang balita si Senyor Moretti. Papuntang Buenos Aires. Kung sasakay ako dyan, makakapunta ako sa Buenos Aires. Ang mga sulat ni Papa, baka nakarating na ngayon sa konsulado ng Italia. Ikaw! Lumabas ka dito! Teka lang! Huwag mo ko'y tula! Aray ko! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Ang tren ay hindi paanuluyan. Sige, lumabas ka na, ngayon din! Relax ka lang. Gusto ko lang naman kasi umidlip kahit sandali lang sa loob ng magandang tren. Bakit hindi ka maghanap ng kwadra ng kabayo para tulugan mo? Mas malambot humiga sa Dayami at mabango pa doon. Sige, tumayo ka na! Ganon, mabango pala ang Dayami. Maraming salamat sa impormasyon yung binigay mo sa akin, Pogi. Uy, hello! Ikaw yung bata kahapon, ah. Ang sama mo naman. Huwag ka nang babalik dito. Kapag nakita pa kita, presinto ka na. Salamat sa paalala mo. Bata, dapat umalis ka na. Aray. Kasama mo ba ang lalaking yan? Yang palaboy? Ha? Uy, ano? Uy! Uy! Uy, teka lang! Teka lang, bata! Pasensya na at napaalis ka, ha? Nagkamali kasi ako. Balak mo rin bang matulog sa tren katulad ng ginagawa ko? Masarap doon. Mabango sa loob at mahaba ang mga higaan. Ang sarap na nga ng panag... Bigla na lang ako nauhaw, ha? Uy! May pera ako! Gusto mo bang uminom ng lemonade? Ililibre kita. Pasensya ka na nga pala sa nangyari kahapon, ha? Oy, hintay mo ako. Hindi mo ba ako natatandaan, bata? Sa park, binigyan mo nga ako ng pagkain, eh. Ako naman ngayon naman lilibre sa'yo. Marami yata akong pera ngayon, kaya samahan mo ako at iinom tayo. Ayos ba yon, bata, ha? Tuloy, regular nila akong customer dito. Wala tayong problema dito, bata. Pepe, nandito ang best customer mo. Bigyan mo nga kami ng serbisyo. Akala mo, customer ka, lasenggerong baliw ka. Pangahas ka para bumalik dito sa tindahan ko matapos mo akong lukuhin. Sinabi mo sa akin noon na kung sino may pera ay best customer mo yon. Tama ba ako? Dalawang baso ng lemonade. Gawin mo mainit. Lemonade ba? Hindi na ba alak? Oo, nagdesisyon na akong tumigil sa pag-inom.
Alak free. Sa mundong ito, ang taong marami ang pera ay tinitingala na parang isang Diyos. Ayos lang kung palagi kang may pera. Natatagal lang kaya tang gawin ng lemonade namin. Customer kami, di ba? Ikaw, mukhang napakalaki ng problema mo, kaya naman parang tulala ka at namatayan ang itsura mo. Pero ayoko malaman. Kung namatayan ka ng kaibigan o kamag-anak, huwag mo na sabihin sa akin yon. Hindi, ako ay... Huwag na sabi. Ayoko ng problema. Ang buhay, hindi talaga simple o madali. Puro ito pagsubok. Siya nga pala, hindi ko pa sinasabi ang pangalan ko. Ako si Marcel. Marcel Esteron, mula Espanya. Espanyol ako. Ikaw, bata, ano naman ang pangalan mo, ha? Ako si Marco Rossi. Marco Rossi? Hoy, ang tagal ng dalawang lemonade ko, nasa na? Ikaw ba ay galing Italia? Oo, hinahanap ko kasi ang mama ko. Ibig sabihin? Hindi ko alam kung siya ay buhay pa. Sa tingin ko, wala na si mama dito. Akala ko namatayan ka, pwede naman buhay pa ang mama mo. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko mahanap si Uncle Meleli. Meleli? No. Kapag nahanap ko si Uncle, malalaman ko kung nasan si mama. Ang mama mo? Yung Uncle Meleli mo, Italiano ba? Pero sa tingin ko, nagpalit na siya ng pangalan. Huh? Kaya mas mahirap ko siyang hanapin. Baka ang mama ko ay maluba pa lang sakit. O kaya naman patay na. O baka bumalik na sa Italia. Mag-isa ako at hindi ko na alam kung anong dapat na susunod kong gawin. Ha? Ah, ganun pala. Natandaan ko may dapat pala akong gawin. Bata, alis na muna ako, ha? Dito ka lang muna, bata. Ubusin mo ang lemonade mo bago ako umalis para sumigla ka naman. Sige, kita tayo. Teka, Marco. Sinabi mo na mag-isa ka lang dito? Kaya walang tutulong sa'yo dito. Pasensya na. Sige, mauna na ako sa'yo, ha? Pasensya na at magtatanong ako sa'yo. Ano ang plano mong susunod na gagawin? Hindi ko alam. Pero ang balak mo ay hanapin ang Uncle Meleli mo, tama ba? Tama ka po. Nagpunta ako dito para hanapin ang Uncle Meleli ko. Sabi nila nagtatago siya dito. Kaguluhan ang idinulot niya sa maraming tao, pati na sa pamilya ko. Ganun siya kasama? Ang sabi ng mga tao sa Buenos Aires, si Francisco Meleli ay mabait at matulungin tao sa kapwa Italiano. Sabi ng tindera doon sa Rosario Street. Pati ang ibang tao sa tindahan ni Uncle Fosco, ganun ang sinasabi. Kaya naman, sa tingin ko lang, kapag nalaman niyang nandirito ako, pupuntahan niya ako. Bakit mo naman naisip na si Francisco Meleli ay nandito sa Bahia Blanca? Dahil may nagsabi sa akin na nakita daw si Uncle Meleli dito. Ha? Maliban doon, pati ang konsulado ng Italia, sinabi nilang nandito daw siya. Ganun pala. Pag-usapan natin yan mamaya. Talagang kailangan ko na umalis ngayon, Marco, ha? Ano ang problema, Senyor Esteron? Wala. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Ayos na ayos. Marco, hindi ko alam sabihin. Ha? Huh? Sa totoo, Marco, pwede rin na mali ang impormasyon ko. Kasi hindi ako sigurado, pero baka ang uncle mo na si Francisco Meleli na hinahanap mo ay kakilala ko. Ha? Huh? Kakilala mo si Uncle Meleli? Eh, hindi. Hindi ako siguradong ang kakilala ko ay si Meleli nga. Pakiusap, dalhin mo ako sa kanya. Tama ka man, umali. Senyor Esteron! Kumalmak at makinig sa akin. Kung ang kakilala kong tao ay si Francisco Meleli na uncle mo, namatay siya mga kalahating buwan na ang lumipas. Ha? Huh?
Ang sabi niya, siya si Giuseppe Ricci at nagmula siya sa bayan ng Genoa sa Italia. Dati matagumpay ang negosyo niya sa Buenos Aires. Pero nalugi ito kaya siya nagpunta dito. Mahiyain siya pero siya'y matapat na tao. Si Uncle Mileli, patay na. Si Mama, saan ko siya hahanapin? Walang may alam kung nasan siya. Teka, Marco. May naisip ako na baka makatulong sa'yo. Pwede ka bang bumalik dito ng alas tres? Baka may nakakaalam kung saan dati nakatira si Mileli. Pupuntahan ko at maghahanap na impormasyon. Baka may makapagsasabi tungkol sa iyong hinahanap na mama. Ha? Talaga po? Pinagtagpo tayo ng tadhana. May mahahanap ako bago mag-alas tres. Bumalik ka dito ng alas tres. Hoy! Ubusin mo muna ang lemonade mo bago ka umalis. Bye! Ang mga maimpluwensyang miyembro ng kapulungan ay lubos na nagkakaisa sa plano ni Senyor Moretti na magtayo ng malaking opera house. Ang naging problema nila ay kung saan itatayo ang teatro. Kaya nga nagtalumpati ako sa harap ng kapulungan. Sinabi ko sa kanilang lahat, ang teatro ay sentro ng kultura. Dapat itayo sa sentro ng syudad at sumang-ayon naman sila sa akin. Papa, sinabi mo ba ang tungkol sa mama ni Marco? Ano? Papa, kinausap mo na ba si Senyor Moretti? Oo naman. Sinabi ko sa kanya yon. Pero kailangan manatili dito si Marco hanggang sa tagsibol. Hindi pwedeng umalis hanggang sa grand opening ng teatro. Papa, baka malubha ang sakit ng mama ni Marco. Alam ko, alam ko. Ginagawa na ni Senyor Moretti ang lahat. Hindi pwedeng maging mapilit ang mga taong nakikiusap lang. Romeo, balik! Balik! Marco! Marco, ang sabi ni Senyor Moretti ay huwag ka mag-alala dahil hinahanap na nila ang mama mo. Anong problema, Marco? Alam ko na kung nasan si Uncle Mileli. Ha? Alam mo na ba kung nasan ang mama mo? Nakita mo siya? Si Mr. Mileli? Marco. Si Uncle ay patay na raw. Patay? Malubhang naging sakit niya at namatay. Eh, nasan ang mama mo? Pero... sinabi sa akin ng mama, magkita daw ulit kami ng alas tres doon sa bar. Uncle Pepino, pag nagtagpo kami ng alas tres, pero hindi ko pa rin malaman kung nasan si mama, pilit akong babalik sa Italia. Pasensya na po. Marco! Sa totoo, Marco, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang tagal niya. Sigurado kang sinabi niyang alas tres? Walang silbi yan, senyor. Hindi na babalik dito ang taong yon. Bakit naman? Inutulang niya ang bata para bayaran ang inumin niya. Ilang beses niya nang ginagawa ang ganun sa mga customer ko. Kaya naman hindi ko na siya tinatanggap dito. Ano? Isa siyang sinungaling? Sinungaling man siya. Ayos lang yun. Ayos lang. Mas mainam kaysa walang alam. Kid, nasasayang ang oras natin dito. Yung mama, inisahan ka para makalibre ng inom. Siguro sa ngayon, boy pa si Mr. Mileli. Kaya may pag-asa ka pa rin. Hindi naman nasayang ang lakad mo, tama ba? Uncle, maghihintay ako sa kanya. Pero Marco... Huh? Pinabibigayan ni Senyor Esteron. Ang sabi niya sa akin dati, nakikitira siya sa isang kubo sa Rancho Montiel paminsan-minsan lang. Ang mapang yan, pinapakita kung saan kayo pupunta. Gano'ng kalayo? Mga 6 o 7 kilometro. Wala rin naman kayo mahahanap doon. Gusto mo tignan natin? Babalik na ako sa panulo yan.
ito. Fiolina! Huwag mo na siyang pansinin, Marco. Nag-aalala lang si Fiolina sa'yo. Bakit? Mukha sobrang lungkot mo, Marco. Huwag ganyan. Malaman nagsisinungaling lang siya. Huwag ka mawala ng pag-asa, Marco. Señor Marcel Esteron? Oo. Hoy, Marco Rossi. Sinamahan nila ako dito. Siya si Uncle Pepino. Pepino? Magandang pangalan. Akala ko, mag-isa lang pupunta dito si Marco. Isasama niya pala kayo. Mabuti naman at nakuha mo ang mensahe kong pinadala. Sige, tumuloy kayo sa munting bahay ko. Sandali lang muna. Magkakilala ba kayo ni Mr. Francisco Melele? Siya? Hindi kami masyadong ganun magkalapit. Marco, may nahanap akong gusto ko ipakita sa'yo. Oh. Ah? Nakita ko kanina. Pwede ko bang buksan to? Siyempre. Kay Mama, sulat niya to! Sulat kamay niya! Nandito ang pangalan ko at ni Papa at ni Kuya! Pietro, Marco, kumusta na kayo? Paminsan-minsan ba'y umuwi si Tonyo? Matagal na nang huli akong sumulat sa inyo. Kagaya ng sinabi ko dati, meron akong magandang balita sa inyo. Nakakuha ako ng bagong trabaho. Masaya ba kayo? Mas malaki ang sweldo ko. Ang lokasyon ng bago kong trabaho ay malapit lamang sa bahay ni Uncle Meleli. Dito rin sa Buenos Aires. Number 7 Rosario Avenue. Rosario Avenue? Malapit lang yun sa tindahang pinupuntahan natin dati. Pwede pa rin kayong magpadala ng sulat sa address ni Uncle Meleli. Si Uncle Meleli ay napakabuti sa akin kaya nagpapasalamat ako. Magpasalamat kayo sa kanya sa kabutihan niya. Marco, nakalagay ba dyan ang pangalan ng pinapasukan ng mama mo? Alam ko na rin yun. Ha? Messina yata ang pangalan. Balita ko, isa siyang enhinyero. Sa number 7 Rosario Avenue, Mr. Messina. Tama. Hmm? Marco, sa wakas nalaman mo na ang address ng mama mo. Oo. Tama. Dapat sabihin ko kaagad kay Fiolina. Sandali, Marco. Tungkol sa pera, pamasaheng papunta sa Buenos Aires. Pera? Tama. Sa sobrang saya ay nakalimutan natin ang tungkol sa pamasahe mo. Yun. Meron ng pera. Ha? Ang mama mo ay may binili na pera dati kay Mr. Meleli. Ibinigay ito ni Meleli sa isang kakilala niya. Hindi ko makukuha ang pera ngayon. Pero bukas, bago umalis ang tren, dadalhin ko sa iyo ang perang yon. Sa tren? Bukas yon. May tren papuntang Buenos Aires. Yun nakita natin kaninang umaga. Bukas ay dadalhin ko ang pera sa istasyon ng tren. Para makasakay ka sa tren at makita mo na ang mama mo. Señor Esteron! Kailangan ko na muna magpahinga sa ngayon, Marco. Sobra na pagod ako sa araw na ito. Marco, yakapin mo ang mama mo para sa akin, ha? Maraming salamat, Señor Esteron!
Pipino, pasensya na po. Ha? Hindi pala nagpunta sa Bahia Blanca si Mama. Nasa Buenos Aires pala siya. Dahil sa akin, napunta tuloy kayo sa malayong lugar. Ayos lang ang bagay na yon, Marco. Salamat sa iyo, magtatanghal kami sa bago nilang teatro. Dito namin ipapakita ang galing sa pagtatanghal. Tama. Kahit na palayo ang biyahe mo, nakuha mo ang sulat ng Mama mo at maayos siya. Kapag nakita mo ang Mama mo, yakapin mo siya ng mahigpit para na rin sa amin. Salamat! Salamat, Uncle Pepino! Hmm. Ikaw ang mali! Nako, naloko na tayo. Masyado kasi mabilis ang pagkakas mo kaya hindi ka nakahinto. Masalanan mo talaga. Basta bayaran mo ako, bahala ka! Ang dami ka sinasabi, sige na. Daming titis. May kakaiba. Ano yun? Wala, wala lang yun, wala lang. Ngayon, may bagay lang kasi ako na hindi ko maintindihan. Mio! Fiolina! Ha? Marco! Felina! Si Mama! Si Mama nasa Buenos Aires pala ngayon! Marco! Ang galing nun! Ang galing nun, Marco! Salamat! Salamat, Felina! Marco! Ang gandang balita! Alam na ngayon ni Marco ang address ng mama niya. Kaya kailangan niya nang iwanan ang Pepino Troop. Mataimtim na magdarasal si Marco sa harap ng simbahan at hihilingin niya magkita silang muli ni na Fiolina. Si Fiolina ay magdarasal din na sana magkita na si Marco at ang mama niya. Ang tren ay papaalis ng alas 4, pero si Señor Esteron ay hindi pa dumarating katulad ng ipinangako niya. Abangan ang susunod na episode! Paalam na, Bahia Blanca!